Welcome sa isa na namang video na sasagot sa inyong mga G-Log, katanungan at kung ano-ano pang kembola. May nag-message sa atin, nakakatawa yung kanyang message kasi first loan niya ay 50,000 kagad. Ang galing niya, ikaw na, you are already, ikaw na po, congratulations sa iyo no, dahil siyempre, meron kang 50,000 pesos na it's not a free money. Hindi naman po libre yung perang ito. Babayaran mo pa rin naman. Pero kasi, kumbaga sa ano, meron kang ang tawag doon, extra. O, oh, diba? Pang in case of emergency. O kaya naman pandagdag ng iyong puhunan para hindi na ma-exhaust yung inyong savings o inyong pera. O kaya naman, yung 50,000 na to, pwede mong maging capital sa iyong business. O kaya kung ano man pwede mong paggamitan. Aminin nyo, hindi lahat nagkakaroon ng ganitong privilege kamukha ng 50,000 credit line, di ba? Marami nga po may mga credit card, maliliit lang ang credit limit nila. No, so hindi nila ma-enjoy yung full potential. Pero again, syempre mas maganda pa rin na wala kang utang, di ba? Kumbaga very liquid kang tao. Yun, very liquid. Ibig sabihin wala kang utang, kung ano yung what you see, what you get. Ganun pala yun. Sabi niya, nasa dalas daw kasi yan ang paggagamit. Alam niyo po mga kaibigan, hindi lang po sapat yung G-score eh, no, na basehan. Hindi, ano lang po yan, isa sa mga basehan nila para mabigyan po tayo ng magandang G-credit o magandang G-loan or credit line or credit limit. Ang pagkakaroon po ng credit line, credit limit o mga G-loan privilege eligibility ay bonus po ito ng kumpanya, ng provider, ng company, na bonus po ito na kung sakaling mangailangan ka ng pera, meron kang magagamit sa kanila. Binibigyan nila kayo ng extra na linya, no, kung kakailanganin mo. Again, kung hindi mo naman kailangan at puro kapritsuhan lang, eh, huwag mo nang i-avail. At huwag, kahit na meron kang linya, kung wala ka namang pambayad, yun po yun. Huwag nyo pong i-avail, di ba? So, congratulations sa iyo. So, isa nga lang po yung G-score. Tinitignan din po dyan. Siyempre, baka naman meron kang outstanding loan balance sa ibang kumpanya. Kaya hindi ka na-approve kahit mataas ang iyong G-score. Meron kang tinakasan o tinakbuhan na ibang mga lending company. No? So, nagmamatter din yun. No? Kaya meron ka namang bad record sa ibang banko. May mga personal loan ka or salary loan ka mula sa ibang banko, kaya kahit mataas ang iyong G-score, hindi mo ma-avail ang G-loan, hindi ka maging eligible kasi meron kang bad record sa mga banko. So, ganun lang naman po iyon. So, kung gusto po ninyong mapaganda ang inyong eligibility sa G-loan, sa G-cash, yung mga credit, G-credit na yan, mga G-gives na yan, eh, pagbutihin po ninyo ang paggamit sa app na ito, and at the same time, isettle po ninyo yung mga loans ninyo sa mga malalaking kumpanya, mga bangko na yan, kahit sa home credit, di ba? At yun, panatilihin ninyong maayos at maganda ang inyong record. Okay ba yun? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po!